Another episode of Becky Nights! My name is Jake Galvez. Luis Messina. I'm Julia Fresh. I'm Divine Lee. At babae po ako. I can't believe it. This is our official third episode of Becky Nights. Grabe, na third episode na tayo. Third episode, kung alam lang nila, bago tayo mag-episode, eh talaga nagchichika na talaga tayo. Tinutuloy lang natin. Grabe, alam mo, exciting tong episode na to kasi relatable to sa lahat ng tao. Sa'yo, Divine, kay Julia, kay Elvie, sa akin. Yeah. Oh my God. Ang topic natin for tonight is about to Jowa or not to Jowa. Oh, ay, maganda yan. Alam mo, isa na pangarap ko na. Perfect. Ito na yung topic, ha? Marami pa mga sangasangang topic dyan mamaya na pag-uusapan natin. But before that, syempre, pag-usapan muna natin ang anong G ang usap-usapan ngayon. Oh my God. May pa-sound effect. Iba na talaga, pag naka-assent na po kami sa third episode na to. Tingnan nyo, next week may fireworks na po. Diba? Okay, pag-usapan natin to, syempre, hindi pa tapos ang mga sangkabaklaan about sa issue ng Miss Universe, di ba? Ngayon, pinag-uusapan ng mga tao. Oh my gosh! Ang accusations na kung bakit hindi daw nakapasok si Miss Canada sa prelims is because of Michael Cinco not delivering yung mga outfits ng maayos, hindi daw kasha yung damit, in which I'm sure alam nyo na sinabi ni Michael Cinco na kasha lahat ng damit, hindi nyo lang sinuot ang damit, at huwag nyong isisi sa akin, et cetera, et cetera. Hindi. So, ngayon kasi, Jake, sa panahon ngayon, kailangan talaga na resibo. Eh, napakita ni Michael yung resibo. May mga fitting, diba? May fitting na pictures eh. So, hindi deny, diba, na hindi nakarating na maayos. At saka hindi nagkasha, diba? Oo, diba? Kasi maganda, nakasmile pa nga, eh, diba? Hindi naman ako aburido yung picture, diba? Ang butas kung sinisisisihin ma. Oo, agree ako dyan. Naghahanap sila ng lang butas talaga. Para lang, agree. Kung ikaw kasi, kaya hindi kami nakajosok, bakla ka. Weh, ang bakla ni resibo. Tsaka pumutong na si mama, si Michael Cinco. Oh, grabe no, as in, ang haba ng message at saka mararamdaman mo talaga yung galit si Ma. Gigil si Ma. Ma, piling ko nagbabasag ng Swarovski yun ngayon. Ano ba yung ibig sabihin ng kanta? O nagtanggal ng shades. Nagtanggal ng shades si Mama. Ano ibig sabihin ng agta? Isa dun sa caption niya parang tinawag ng agta yung girl. Ano yung agta? Okay. I don't know. I'll look for that caption okay, again. Hindi, pero sa akin kasi, Jake, parang, you know, to be honest, kung hindi na ba si Canada at hindi ko siya nakita sa... Kasi friend ko si Michael sa Facebook. Hindi ko siya nakita sa page ni Michael at hindi siya na bash, hindi ko siya maririnig. So, hindi ko alam kung malakas ba talaga siya, deserving ba talaga siya ng 21. I diba? Agree with you, Divine. Same. Pero ako alam mo, si Miss Canada,
may arrive talaga siya nung dumarampa. Siya yung pinakabakulaw sa candidate. Pero ba't hindi pumasok? Oo, okay, ma'am. Well, Maagang Carmi. Nabaligtad kasi yung bagwa dun sa kwarto niya. Hindi ka nakabasok. Dapat kasi hindi mo binabaligtad ng bagwa. Bakla ba awal yung tatay mo? Hindi niya tumingin sa salamin. No, pero, you know, it shows na, you know, we're looking at this supposedly first world country, ganyan. Pero yung talak nila, yung tinalak nila sa social media, diba, pinalaki nila yung gulo. Libre lang rin pala, girl. Akala ko naman, nagbabayad sila. Oh my God. I agree with you. Okay. Kasi, diba guys, alam mo, usually sabi ko, bakit kaya hindi sila nagma-Michael Cinco pag Miss Universe? Feeling ko kasi, initially, akala ko nagpapabayad si Michael. Yung parang, kaya siguro Canada kasi may budget ang Canada or ang Switzerland. Is it the first world? Baka ano yun, na-intimidate yung, na-intimidate sila kay Mama. Siyempre, dahil sabi ng kaba naman ng mga Swarovski, hindi ka ma-intimidate ning. May concern ko yan, ma. Oo. Pero talaga nakaka-intimidate naman si Michael kasi talagang if you, million ang cost ng mga gown niya, di ba? So parang kung ikaw din naman yung parang ay parang sige wag na lang iba na lang siguro. Pero yeah. I think nararamdaman ko since nalaman ng lahat na Michael libre. Supports yung mga candidates na feeling ko nang libre next year yan may Michael na. May Michael din ko. Oh, may Michael libre pala ha. Libre na mag-email. Feeling ko, nararamdaman ko. Tapos feeling ko ma, syempre imber na siya sa kay Canada. Lahat ayaw i-sponsoran na. Niya, elbow niya si Canada ngayon. Correct. Hindi, pero alam mo, biglang may iba pang lumabas, di ba? May iba pang mga designer na apparently inano rin, binoodle din. Sino nga yun ba? Okay, this designer is Rian Fernandez. I think, ano siya yan? Ay, talaga? Seryoso? Oo, nagkakachika kami yan, ma. Ay, talaga? Seryoso ba yan? Oo. Tsaka pwede naman yung jowa niya. Nagabagyo yan, dai. Oh, yun nga, hindi siya taga Manila. Pero alam mo, nakita ko, pinost niya yung photos ng gown. Ang ganda. Ang ganda. Divine bagay siya sa'yo. Yung ganong... Yung ganon, diba? Yes! Yung lumang tao, hindi talaga yung mga pa-modern. Yung talagang taas niya yung boobs, liitan niya yung waist. Diba? Yung ganyan. Maganda yung nude mo, ma. Nung nakita ko yung gown ni Rian Fernandez, that's a classic evening gown look. Diba yung Swarovski, punong-puno ng ano-ano. Tapos kita yung suso, ang sexy. Kita yung form ng katawan. Yung bagay talaga kay Divine. Na-imagine ko siya kay, uy, pang Divine Lee. Mami, hindi yun natin susote mo sa ano natin. Kasi iniisip ko, hanggang kailan ba naman this, diba? So hanggat may katawan ka, todo mo, diba? Naman yung parang ganyan ba yun, ma? Ganyan ba yun? Oh my God. Sana nakikita ng Spotify yan, ha? Oo, ma. Dito ka na si Spence, eh. May bumamahing habang live. Pasensya na po sa mga Spotify listeners at Apple Music listeners. Hindi po niya nakikita. Hindi niyo nakikita. Ni Julia Fresh. Ganun po. Excited na ako, Jake. Diba? So, alam niyo, ayan. So, talagang usap-usapan ngayon sa social media. So, I'm sure nakita niyo yung lahat yan. Nakakaloka! As in, nakaka-frustrate. Hindi pa rin tapos ang mga issue na mga Miss Universe. Di ba, na-issue din si Rain, na-coach siya about oo, so galing sa show natin. I know. Tsaka actually, meron din mga contestants, di ba, na tumalak na hindi daw deserving yung winner. But, you know, in the end, we all just have to accept kasi wala naman tayong magagawa. Unless the throne siya. Ang ganoon na yun. Pero feeling ko kasi si Rain, na-coach siya na parang, di ba, alam mo naman yung mga bakla, exagerada magsalita. Yung mga 15 kilos yung ganite. I don't think ako kung if I was the listener I would take him like seriously about what he said. It's just like he's just giving a big number na mabigat. 'Di ba parang ganun lang yung feeling ko. But I think since the syempre masyadong sensitive yung topic, yung mga designers involved really took it to a team na 'di ba? 15 kilos hindi, 13.2 lang. Yung parang ganung level, 'di ba? Bigat talaga eh, may pag nagtalakad si
si Rabia, di ba? Oo. Well, grabe no, 1 week ano na, pero pinag-init pa rin. Oo, naglalabasan na ang mga sama ng loob ng mga design. Alam mo, pero alam mo, sasabihin ko lang ha, sila talaga ang number one na mag-react about this kasi sila din yung pinakamalaking investment in terms of gastos. Grabe, no? Time. Kasi, guard. Kasi, Divs, imagine mo naman, hindi lang, kunwari, as a makeup artist, ako lang yung napagod, di ba? Sila, team talaga sila na all the way. Nagtahi niya, ano ba tawag doon, gilok, yung mga... Nagbibing, nagganyan. Bilang ng mga, ano, sarobsky. Ay, grabe, may bilang yung sarobsky, ha, totoo yan, kasi mahal siya. Ay, bilang yun, me. Oo, binibilang yan per piece talaga. Yeah, yan. Ilang karayo mga nasugatan sa kanila dyan. Ang mga kamay nila. Hindi ko alam, ba't ang mahal-mahal ang Sorobsky, hindi naman nasasangla. Magino, alam mo totoo, per piece siya binibenta, kaya talagang binibilang siya, Julia. Hindi siya pwedeng hindi bilangin. Important siya talaga na binibilang. Kaya, totoo yung sinasabi mo na binibilang siya. Oh well, moving on, sana next week maka-move on na din yung mga tao. Oo, na tama na. Sana naman. Siguro na sigurin naman yung pag-usapan. Ayun, puro kayong pageant-pageant, hindi kayong magpa-vaccine, mga bakla kayo. Ang yabang nitong fully vaccinated, o. Yes! Ang yabang mo, ha? Kasi dyan, ang tinatarang anti-rabies. Proud si Julia na pati yung jowa niya. Patayin mo yung tumer na ako dati. Ay, ayun siya oh. Speaking of jowa, ayan na nga. Okay, ayan yung topic. Segway na tayo sa usapang jowa. To jowa or not to jowa. Magandang usapin to ngayon. Kasi diba remember, syempre pandemic ngayon. Ang hirap din magka-jowa. Especially sa mga single. Katulad ni LV, di ba? Na single. O, paano nga ba ngayon? Paano ngayon, LV? Ay, ako, may share ako mamaya. Mamaya, i-share, itatanungin ko kayo about it. Pero, I'm gonna ask you guys one by one first. Julia to answer first, LV, and then Divine. Are you the jowa type? Di ba may mga ganyan, Divine? Yung parang, ay, pang jowa, totoo, automatic. Diba, alam mo hindi ka pang jowa kaya hindi ka nagkaka-jowa. May ganong stereotyping. I don't know ha. This is just my own analysis. I might be wrong, I might be right. Julia Fresh, are you the jowa type? Parang feeling ko naman ma. Pero kasi akala ko si dati kasi akala ko kasi pack girl lang ako dati eh. Dara. Ang taas ng name mo. Ang taas ng name mo doon. Akala ko kasi pack girl lang ako. Ang ganda, di ba? Parang ginagamit, parang gamit na gamit siya, Jake, no? Sa sinabi niya. Parang ginamit siya ng mga lalaki. Mami, gano'n. Parang basang bewa ni Julie. Ba? Sabi niya na pack girl. Mami, naman dyan si Mama Jake, kung sino yung mga naging lalaki ko dati. Akala ko pang pack girl lang ako, pero sa awa naman ng Diyos, meron akong na... Nabunod. Nabunod. Uy, pero tinanggap na ni Julia dun before. Sabi niya sa akin before, Mom, parang hindi talaga ako pang jowa. Tanggap ko na lang. Parang yung happiness niya na daw is pang one time lang daw. Noon before. Few years ago. Pero, well, look at you now. Ayun nga. Sabi sa inyo, kailangan kasi, ano, wag niya siya doon agad iikutin yung bagwa. Parang hindi naman. Huwag mo ikutin ang biglaan. Kasi pag iniikot nyo yan, ma-Diyos ko talaga, naiiba, tinan mo si Canada na laglag. Elvi, are you the jowa type? Yung talagang... Nagka-jowa ka na. Nagka-jowa ka na. Nagka-jowa ka na. Tawag dito, hindi ako jowain, pero... Jowain. Hindi ako jowain, ma. Hindi ako jowain. Okay. Mabuki ka eh. Mas mabuking ako, pero... Alam mo yung parang hopeless ako na baka naman mailaban
for okay. isang booking yan, alam mo yun. Pero syempre, kami mga trans, parang we're looking for someone special na alam mo mag-i-stick sa amin. Kasi sa aming mga trans, medyo complicated yung relationship. Parang sa sampu, may isang naka-jackpot ng loto, alam mo yon. Parang oo, oh, Maya, parang ano. Parang ano. So, sa okay, si Julia Fresh ba yun? Naka-jackpot ng loto. Ano mo, jackpot ako nung isa na nakagat ako. Huwag mo kasi ikutin yung bagwa. Muntik na nga akong tumingin, Ma. Hindi ko, na-adla ko si bakla kasi ka na ano. Huwag ka na Sarah, inikot mo ang bagwa, kaya nakagat ka ng aso. Bakla, lahat kami vaccinated na, ikaw anti-rabies pa din? Ano to? Kasi wag mga anti-rabies, wag kang ano. Gusto ko lang i-remind ulit ha, yung mga viewers at sa mga first time, grabe si Elvi no, napagdaanan niya lahat. Nagka-COVID. COVID. Napurnada yung Boracay niya. Napurnada yung Boracay. Tapos false positive pala. Muntik makuha ng DOE. Ganyan. Nakagat ng aso. Lahat inabil ko na. Kumbaga, ano na lahat na ng unfortunate na may joke lang yan, LB, pero... Okay lang, Ma. Okay lang, Ma. Hindi, seryoso kami doon, LB. Anong okay lang? Seryoso kami doon. Yung nasing. Naawa na si Jake sa'yo, binawi. Ako, Ma, hindi ko mabawiin. Magpakagat ka ulit. Ito na ako ng vaccine ng anti-rabies. So, ikaw ikaw, Divine. Jo, ay, alam mo, ka, ako tsaka si Jake, isa lang yung ano, hibla natin eh. Ma-jowa kami ni Jake. Ma-jowa tsaka talaga. Sunod-sunod yung jowa na. Alam mo, eto yun guys. Kaya nga siguro ang dami kong baklang friends. Because I really live through you guys. Dahil hindi ako nag-o one night stand, di ba? Pag may isang tao sa mga sinasabi yan. Na one night stand. Ang mga jowa ko mahahaba years talaga. Wala akong jowa na months. So, parang pag naririnig ko yung mga booking, yung mga kwento nila, Margie, aliw na aliw ako na, ah, talaga I pwede yung nagkita lang kayo, tapos go na, tapos na rin, diba? I live for those stories. Diba kasi ang sarap niya pakinggan? Oo. Tsaka parang, alam mo yung parang nakikita ko siya sa movies, tapos nangyayari sa kaibigan ko, tapos yung habang nangyayari, di ba mini-message ka ni Margie ng picture, ayan, nag-date muna, tapos mamaya nasa kwarto na sila. Yes. Tapos mamaya, tapos umalik na mamaya. Yes. Ano ba? Na-witness ko siya sa Bali, ah, nung nakasama ko si Margaux, yung talaga, wow! Ang nakaka-amaze. Nakaka-amaze yung mga friends natin. Wow! Pareho kasi tayo, ma-jowa tayo. As in, ako, live-in era ako. As in, ako talagang... Din. Ato ako din. Matagal. Tsaka, I feel like... talaga. Wala akong ano, wala akong jowa na months, ganyan. Lahat talaga, years tapos, live-in era, mag-live-in, ganyan, diba? Okay. To my next question, Divine. Ilan na naging official jowa mo? Alam mo, marami kasi akong jowa-jowaan ng bata ako. Kasi nga, yung uso official, naman yun, diba? Yung official muna. Official, Mami D. Official na naging jowa. Meron ko 10 years, diba? So, ang haba. Haba na ko din. 10 years. 10 din ako. 10 din yun. Oo, diba? 10 years. Pero yung 10 years ko, ano yun eh? 8. And then, lumipat ako sa iba. And then, bumalik ako. So, ganyan. Siyempre naman, di ba? I mean, habang bata tayo, try na rin natin yung Brazilian. Nagka-Brazilian ako. Tapos, sumunod sa Brazilian yung jowang artista na alam niyo naman. Pakitin mo na. So, parang technically, official apat. Pero syempre, nung high school, meron ka mga jowa-jowaan lang, di ba? Yung mga hindi mo naman nilipin, yung mga mag-jowa kayo kasi kayo yung magkasama sa prom, yung mga ganyan, di ba? So, kung official, I would say apat talaga. Apat. Yun okay. Naging jowa. Official. Julia, ilan ang official mo na naging ang jowa? Yung talagang ano ha, yung sinabi mo na, uy, jowa tayo, hindi yung ikaw lang yung
Saka yung walang bayad na, Julia, ha? Yung hindi ko nang kailangan na. Mami D, di ba okay naman tayo? Kausap tayo maayos kanina, di ba? Ano, personal mo naman ako masyado, eh. Alam mo naman, akdel ako, eh. Papayang. Okay, na yung regalo. Yung regalo yung tindihan ko yan. Pero yung walang pasta, walang pag-Gcash, Gcash dyan, ha? Yung walang Gcash, at saka walang pay maya, ano ba, tatlo. Tatlo ko. Oy, wow. Tumataray. Healthy. Yeah. Ako ay isang Pilipino. Dalawang Pilipino, tapos isang AFAM. Oh, nandito? Ay, nandito siya nung time na yun? Or online jowa lang yan? Nandito siya. Ay, wow. Oh. LP, hindi mo kasama yung aso ninyo? Tapos kinagat ka naman yan. Ano, ano, ano? Bumukasasama yung aso ninyo? Kinagat ka naman yan. Ah, naliligo pa lang siya, ma. Huwag ka mag-alala. Ang gigil eh. Tatlo official. Parang ganun din. Ako, mine 3 din also, official. Pero ma, hindi ko pa na-try mag-live-in ha. Yun yung sinasabi sa akin ni Margaux na. Kasi si Margaux, diba, na-share niya sa akin na may mga nagka-live-in partner siya. Most of the time, yung mga... Ganun siya ano, nagka-live-in partner. Gaga, meron isa. Meron si ano. Alam mo, yung si Afang, ano. One si month Afang. Yun. Hindi, yung... Kasama yung, ni ano, Mar- sa kasal yung, ni Mami Diva. Ano ngayon, eh. Babae na ngayon. Ah, yes. O nga pala, yes. Oo. Nakakaloko yung dalawa na silang babae. Di ba? Babae yung tra- babae na rin. Yung nasa Dubai na ngayon. Nasa Dubai na siya. Middle East. Yes, yun, yun. Sa Middle East. Yun, naka, ano nga mong pangalan niya? Oo, mas naging Tranelio na din siya. Nandito siya. Oh my gosh. Alam mo, ang sweet. Nandito ang sweet na na, yung ex na yun ni Margaux. Nasa ba kasi si Margaux? Kasi yung ex niya na yun, nagre-regalo sa kanya ng mga pabangong mahal. Alahas. Bag. Tapos, nandito na mga, siya. Mga mahal yung binibigay sa kanya nga, na kahit na hindi na sila, kasi nga as a girl na nga si kuya. Oo. Si kuya. Kumarehan na sila si Mari. Nahimasmasan ma. Kaya mo to si Els. Naging bulalo din pala yun, me. Kasi naging Tranelio pala eh. Diba? Kaya lagi game kaya bulalo. Kasi diba yung bulalo pinapakuluan so lumalambot. Bot. Correct. Wait, ano? Going there, ha? Parang gusto ko nga i-ask sa inyo, meron ba kayong mga naging jowa? Wala siya dun sa set of questions ko. Na naging jowa niyo siya, tapos ngayon iba na yung preference niya. Like, kunwari, ako yung isang jowa ko natin pinagdududahan, di ba, dati pa? Uy, alam niyo yun. Yung isang jowa ko parati sa pinagdududahan, di ba? Hindi yan, Mami D. Pero naman ko naman approve kung talagang... Kasi yung ex mo alam niyo yun, bye ba siya or what? Oo, or bye. Never man approve. Ang hirap ng industriya niya eh. Talagang machichismis. Eh, tapos weird pa siya, di ba? So, pero Mami, sino nga yun? Pero parang wala naman akong na-feel. Pero let's see. Let's see. Hindi ko na ko siya laban. Wait, so, yung ex mong yun, naririnig mo yung chismis na Becky, may nakatikim na, may nakasex na, parang ganun ba? Are you telling that? Hindi, ang naririnig, kasi nga nasa industry siya na weird siya, diba? Emo, yes, so yeah. Parang, alam mo yun, ang daming nagsasabi na babex, ganyan. Oo, or bae siya. Wala naman, tapos mahilig siyang sumama sa mga designer, yes. Diba yung ganun type? Mga bestie niyo talaga, mga oo, pamilya. Parang emo-emo, tsaka always nasa lahat ng ganap sa gabi, ganyan. Yeah. Pero parang wala naman ni isang lumapit sa akin na parang, huy, nakaduko yan. Or alam mo yun, wala naman. Kasi may mga ganun eh. No, wala, masasabi, syempre. Wala rin naman, wala rin naman nag-text sa akin na may hinahabol na binigay sa kanya. Wala lang ganun. I think baka chismis lang. I don't know. I think wala rin ako naramdaman na. Okay. Hindi mo na kukuha ng ano yun, na briefing na niya, lahat na nasa paligid mo binibriefing. Oy, kumusabihin kay Dubai niya. Alam mo yung chika. Binibriefing niya na yan, ma. Yes, ikaw Julia, meron ka bang okay, eto, this is easy for you na mga ex mo na ngayon, di ba mahilig ka din sa straight, you like having a relationship with straight guys, mm-hmm. na naging bex na ngayon, as in mama na, as in mamita na. Wala, na, pero, wala naman so far, ma. Magaganda yung ano eh, magaganda yung mga nakukuha ko eh.
Good quality. Sure ba yung mga high quality na yun, ma? Yes, mga high quality. Actually nga, si, di ba meron nga tayong friend sinasalo niya? Ay! Oh my God! Inya? Oh my God, sino yun? Buti ka wala nito dyan. Oh my God, oo nga pala! Di ba nga sinasalo niya, me? May Julia, sino yan? Sabihin mo. Ah! Alam niyo! Nga. Meron kaming isang friend. Actually, barkada friend. Super friend. Yeah! Na lahat na nagiging jowa niya ngayon, dumaan na kay Julia. Yung parang sabi ko, we, di ako naniniwala, dumaan na yan sa'yo. Sabi niya, oo nga, Matt. Tapos magsisend si Julia talaga ng photo. Actual photo ng guy. Sino yan? Sabi ko, what? Ilagay yan sa JC, pakita. Alam mo, sabi ko, ano, gulat na gulat. Yung Ina, parang lahat na lang ng sinabi nating lalaki, parang naka-jowa niya. Or nakalikan niya na. Or may picture sila na nasa kama sila. Correct. Yes. Isa pa yun. Mayroon niya lahat. Saan ka ba napulot? Masyempre taga-barangay yan. Nahaharbating niya yan lahat. Alam mo, tanod-tanod din yan. Super ronda ang bakla. In fairness kay Ina, na parang, I mean, I'm not gonna say na talaga. Anong gusto mo sabihin? Better mo ako. Hindi ko sinasabi na hindi maganda si Ina, but what I'm trying to say, she's not the prettiest among all the... Hindi ka kasi minsan talaga. Hindi, pero sobrang lakas ng sex appeal niya. Ito nga, Jake, diba? Lalo na, walang doon ang maganda. Diba? Naalala mo yung mga kadate niya? Sabi ko, ang tara niyo bakla. Tapos biglang may, yeah. Naalala mo, nag-reserve tayo, may bit-bit siya. Ang gwapo nung girl. Yes. Yeah. Oh my God. Sabi ko nga sa inyo, di ba talo talaga ng malandi ang maganda? Mismo. Yeah, tama ka, di ba? That's correct. Ah, BFF, malandi ka pala eh. BFF. Kay mami din ang galing yun ah. Hindi, pero that's really fine kasi... We went to Nectar. Tapos si Ina, lasing na siya, tapos humatak lang siya ng guy, tapos laplapin mo ko, nilaplap siya ng guy. As in, no. Don't diba? Ilala niya na yung guy. Pero I mean, if you're a guy na ayaw mong laplapin someone, parang ayaw ko, yung guy, hindi pa siya lasing, hindi pa siya uminom, padating pa lang siya sa Nectar, nasa labas kami ng Nectar. Tapos, nag-interview kami ng mga tao, tapos tinawag niya, hoy, Kameduch, halika dito, laplapin mo ako. Nilaplap niya, girl. No! At nilaplap ka ng guy. So, nako, Julia. Yes, mas maganda yung bagwa ni Ina. Kiramin mo. Diba? Ano lang kasi yon? Walang kasi yung pandemic. Gawin niya ngayong pandemic yan, makipaglaplapan siya. Ano ka naman maglaplapan ngayong pandemic? I think ginawa niya at she learned her lesson. Oh my God! No shade. Oh my gosh. Okay, ito, next question. Do you consider your MUs as jowa? Or parang naging jowa? Ito, MU meaning you guys both like each other. Yung parang, okay, aminin na natin, yung mga bakla, mahilig sila ng ganyan, di ba? Yung, claim. MU pa lang pero jowa na. Kasi date nga, yung MU nga natin, ginujowa talaga natin, dumidiretso, tumutuloy. Go getter tayo. Yung MU pa lang kasabihin ng bakla, kami na. Oo. Di ba may ganun na? Yung dahilin natin yung mga bakla as umera kasi. Actually, si Margie parating nadadali niyan, no? Yeah. Alam mo to. Malambot talaga si Margo. Yung konting pakita lang na ano, text or ano, sabay ano okay. Na. Meron na ba kayo na-experience na ganyan? Yung naka-MU mo, tapos parang kinonsider mo ng jowa. Ako. Pero hindi pala kayo on the same page. Hopya. Ako sobra. Dami ko okay, kwento. LV, kwento. So, ano yan eh, validate ko yan. Alam ni Margo yan, nakwento ko sa kanya. So, okay. Every time na nagbabali ako, magka-message kami sa WhatsApp. I mean, tawag dito. Ito yung na-in love ka.
Oo, ma, correct. Ka. Ito yung umiyak ka pa, yung nag-uusap tayo, di ba? Umiyak ka. Yes, ma, ayan yung nag-ano. Oh, yes, ma, ayan yung nag-umaray ba ko, naalala mo, nag-ano tayo sa BGC, anong, ano yun, yes. Club yun? Yung, Coconut Club. Yes, na lasing ako, pinapakunta mo ako noon na... Oo! Diba? Oh, naglasing ako noon. Naloka ako kasi, di ba, nagka-cocktails kami by sunset. Wala pa atang COVID noon, no? Wala pa. So, nagsa-sunset kami. So, syempre, GV and all. Tapos, bigla to si LV, umiyak yeah. Si mama! Malala. Ma! Uy, marupok! Ikaw umiyak, girl! Mama! Sabi niya, pasensya ka naman kasi to be honest, broken hearted ako. So parang nakotawa na ako. Yung guy wala dito, nasa Bali. Ano siya ba? Ano siya? Ano tawag dito? Nung na-meet ko siya sa Bali, sobrang parang siya lang yung inano ko, yung 'di ba, ang daming Tinder guy doon. So, alam ni Margaux din na siya lang yung pinukusan ko nung time na 'yon kasi so, sobrang wait, ano siya? I mean, alam ko tao siya, 'di ba? Pero Amerikano ba siya? Ano siya? Meron siyang business sa Bali, wine owner siya. Mayaman. So, diba? Tawag dito, padala ng flower yan, ma, promise. Nung birthday ko, okay. Nung ano ko. Tapos, syempre, ang bakla, ano mo naman kami mga trans, medyo pag nagkakaroon ng hormonal imbalance, leveling yung attachment namin. Diba? yung aning namin, mas todo, yung assume namin, assumera namin na, baka jowa na Tess, ganyan-ganyan. Tapos, nung nasa Boracay kami, I think 2009, nag-I love you siya sa WhatsApp. So sabi ko, to, Margaux? Tapos sabi niya gano'n sa akin, Gaka, mag-I love you ka din. Siyempre, ano man isasagot mo? O siyempre, ututo ka rin. Ututo din naman siya. Tapos si bakla, kilig-kilig. Tapos ang nangyari, naloka na lang ako after hindi siya nagparamdam noon. Sabi ko, Marnie, ano kaya nangyari? Tapos, parang lumamig na siya. Siguro because of, hindi lang communication kasi long distance kasi. Nagkaroon pa ng pandemic, di ba? So parang na-fall out love siya siguro, parang ganun. Tapos, parang sabi ko siya. Parang willing na ako maging Bali girl. Magpatali. O maging Bali girl. Wala, ganun talaga. Siguro hindi siya, pero kung siguro, kung bibigyan ng pagkakataon, another batch. Why not? Ang nakakatawa nga dyan, kasi hindi ko nga alam na na-in love si LV, at hindi ko alam na nagka-jowa pala siya, or na bigla na siyang umiyak. Emotional talaga ako pagdating sa sa mga ganyan. Pasensyahan mo na ako, may pinagdada. Okay lang ba mag-stay pa tayo dito nang mas matagal? Kasi kailangan ako ng kausap. Nung gabi na yun. Magdadaanan natin yan. Sabay tayo magdadaanan natin. At saka, man, hindi ko alam paano ko nakauwi nun. Kasi parang, four o'clock pa lang, yung hotel sa Makati, yung rooftop, nag-sunset drinks kami. Tapos lumipat kami ng refinery, nag-wine kami doon. After nyan, tumbling naman ako ng BGC. Correct. Punta ka ng BGC, sige, pakawala ka. Yun na. Gusto ko marinig si Julia kasi parang matalang sinabi. May kwento si Julia. Julia, ikwento mo. Baka maiyak. Ang bago, iikot nyo. Hindi, ano naman kasi tuma. Ako naman... Ega, gusto mo ba ako magkwento, Julia? Yung ex mo na nagsistart sa letter R. Oh my God! Kasi may jowa din pala siya, puta! Babae or Beck? Beck, Sige na, hairstylist din siya, me. Okay. First time ko makita na ma-in-love si Julia Fresh. As in, talagang pinakilala niya sa amin. Actually, yeah. Hindi pa kami sobrang close si Julia nito, pero dito kami mas naging close ni Julia kasi pinakilala niya yung ex niya na hairstylist also. Tapos sabi niya, love niya. As in, di ba parang
parang umuwi din siya sa bahay mo nun before. Yes, diba? Umuwi siya sa bahay. Oh. Di ba nga ako nga nag-launch sa kanya sa inyo? Oo, correct. Nilaunch ko yun sa, ano, sa asap ni. Nag-live-in kayo. Na, pero halos araw-araw siya nasa bahay. Okay. Binabayo ka? Oo, dayo. Ma-intramuros pa ako nun, tapos siya San Mateo Rizal, ha? Ah, yung dalayo nun, ha? Na, ganun. Ay, ganun, ako, ganun ako kaganda, kaya ko ang ganda ko na, tapos pagkalaman-laman ko, ganun din ko sa kalibin ni. Wait, paano yung nabuli? Manag-assume na ako na, ah, okay kami na, yun na, kasi, syempre, nag-keme na rin kami. Ah, hindi yung bakla mo. Yeah, go. Go na, sabihin mo naman, nasistress ako. Hindi, ito yung point na, ito yung point na na-happy ako kay Julia kasi nakahanap siya ng partner na both sila, nagsisex sila together, tas both pleasurable. As yeah. In, silang dalawa, chinuchupa niya si Julia, tas chupa niya din yung... Oh my God. So nakikwento si Julia, maganong pala yun, no, kapag parehas kayong Bex, ang saya pala kasi parehas kayong... Oh. May pleasure. Para kayo kumakain, kumakain kayo ng ano, umami. Ganun. Umami. Tapos, oh my God. Umami, bababa ka dun sa papaitan, me. O sa kwento, Julia, paano mo nalaman? May mga mutual friends. Wait, gano'n muna katagal bago mo nahuli? Oo, ma. Bago lang, ma. Well, actually, wala pa kaming 2 months talaga. Kasi nagsustock na ako. Sabi ko, ba't friend niya rin yung mga iba kong friend sa Marikina, ganyan-ganyan. Ah, in-stock ko. Me! Yung mga picture nakita ko, magkakasama sila. Sabi ko, ma, sino yung kayakap nung ano, ni ganito, ganyan, churro. Bakla, jowa niya yun. Sabi ko, oh my God. Sabi niya, ma, matagal niya ng kalibin yan. Taon niya ng kalibin yan. Ha? Relationship sila kasi. Tama? Seryoso ba yan? Naghahanap sila ng another partner. Maalam mo na, diba kasi madamot kasi ako sa ganyan, sa relasyon. Oo naman. Hindi pwedeng may kahati. Siyempre, hindi naman sa pag-ano, maalam mo. Wait, inano mo? Kinonfront mo. Tapos ano sabi? Sabi niya, hindi ka naman kasi nagtatanong. Ay, gago. Gago ka pala eh. Sabi ko, tarantado ka ba? Siyempre, dapat sasabihin mo sa akin yun, askal! Julia, na-in love ka sa kanya. Iniyakan mo. Ma, na-in love ako, ma. As iniyakan mo. Yun yung time na... Hindi naman ako umiiyak sa ganyan, ma. Pero malungkot ako, ma. Maranda mo sa akin ang sad talaga ako. Na, guys, eto ha. First time ko na makita si Julia na talagang pag magkasama sila, nakikiss sila, naglalaplapan sa in front, proud yung guy na naglalaplapan sila. Ang lakas ng loob niya kung may jowa siya tapos nakikipaglalaplapan sa iba. Tips, pinapost ko. Oh my gosh! Wait lang, feeling ko, mafeeling ko yung ano, yung guy, naghahanap na ng ano, ng excitement. Kumbaga parang siguro bored na siya dun sa other, ano niya, partner niya. Pero mali pa rin. Hindi pwedeng ganun. Actually, sa babae. Mas ako yung apektado sa amin. Bakit? Kasi diba? Alam niya single. Oo, kala ko single. Eh, ako yung talo mo. Ako yung nag-invest ng emotions. Uh-oh. Alam mo yun? Tsaka tinulungan niya career-wise, di ba? Nilaunch ko yun sa mga artista. Hindi ko sinusumbat, pero ako nag-launch sa kanya sa mga artista. Yun yun. Oh my God, kaya lang yung nag-work, nagkikita kayo sa work? Kasi nakabanggaan mo. Inatiran ako ng pagkain. Ay, nung before, pero okay na sila. Kami. Okay na sila. Pero friends na kami ngayon ulit. Oh my God, maparang kilala ko na yan. Nakita ko sa story mo yan. How do you guys become friends with exes? I don't... You know what? I have a hard time. That's a different discussion, Divine. I don't think I can also... No, ako, meron na ako mga ex na friends. Pero hindi naman yung enough na... I mean, we're casual. Hi, hello. Minsan, nakakatrabaho. Pero hindi friends na, ano ah, friends na friends. Kumbaga, hi, hello na lang kami ngayon. Okay. May question ako. Teka lang, ma. Ikaw, Julia, may mga naging, ano ka ba, ex na naging super friend mo? Eh, wala. May kasi pag ex ko, parang may wall na kasi ako eh. Ako din. Meron ako. Ayoko na kasi na may connection. Parang tama na yung friends lang kami, pero may wall. Siguro, hindi. Ayoko talaga.
Ako kasi isa meron lang ako. Ang good. Naging bad ako friend ko siya. Maisip, di ba? Well, isa na lang naman yung ex ko na buhay. So, hindi kami friends. Bakit? So, I can't relate. Oh my gosh! So, isa lang. So, hindi kami friends. And nag-hi hello lang kami and all. Pero, ano ko siya, naging ex ko siya nang sobrang bata pa kami, 18 or 19 years old. So parang, I think yun. I think pag ex mo nang sobrang bata ka, kaya mo maging friends. But yung recent, yung sinabi ko doon sa apat, parang hindi ako okay. I mean, I can't be civil. Hindi naman kami magkaaway. Hi, hello, ganyan. Panagkita, magbebeso. O, tama si Mami Divine. But hindi kayo friends. Unlike, siguro yung mas may mga mas bata, kaya mo pang kausapin kasi parang wala lang naman yun, di ba? Parang ganun. Okay, speaking of ex, do you still talk to your ex? Like, Divine, I'm curious. Do you still talk to your... May mga unfinished dealings na kailangan naming pag-usapan. Pero it was really just ganun lang. Casual. Uy, makalimutan kang pirmahan. Pwede mo bang pirmahan? Papuntay ko yung messenger. Yung ganun lang. Pero wala yung malabang conversation. Tatanungin niya, uy, alam mo parang yung thing ng mom ko na iwan ko sa house mo, can you have someone look for it? Parang ganun. Ganun lang, hindi yung parang, oh, so ano kinain mo kahapon? Nakita ko sa post mo. Walang ganun. Ikaw, Julia, sinichika mo ba yung mga ex? Hindi na. Unless yung isa magtanong lang siya, uy, pera mo akong hair extensions. Ganyan. Tapos magtasya, uy, ano bang gawin yung ganitong kulot? Sabi ko, ay gago. YouTube ka. Google mo na naman ako. Oh yes, ikaw LV, do you still talk to your ex? Ah, hindi na, pero may friend, meron ako isang ex na Pilipina na friend kami. Okay. Pero yung mga family. Jake, dapat ang next topic natin, yung mga ex. Kasi alam mo, tapos kasama si Margaux. Dahil si Margaux talaga yung may, as in, wide variety of kagulong ex. As in, di ba yung dinala niya dito nung kasal ko, kagulo din yun. Di ba? Marami tayong mag-uusapan kapag ex. Wala si Margaux. Mag-usapan natin next time. Okay, eto, may question ako. May naging booking ka na ba na naging jowa mo or bet mong jowain eventually? So, meaning, siya ba? Oh my gosh! Tito Vero! Booking Tito Vero, tapos naging jowa. Si Julia kasi may in-house Tito Vero po siya. Ano na yung So, napakaganda po nun kasi hindi niya kailangan mag-worry kung may bumara. In-house po ang kanyang tubero. Hindi na kailangan mag-hire ng tubero. Meron na po sa loob ng bahay nila. At dahil vaccinated na ang tubero. Sorry. Buti pa yung tubero, vaccinated na si LV, hindi pa rin. Nasa anti-rabies pa din si LV. Nasa level ng anti-rabies, mga kababayan. Ikaw, LV, meron? From booking to naging jowa? Wala si pa. Mayroon pa din ko sa Bali. Ganun yung setup namin. Hindi naman jowa yun, di ba? Umasa ka naman. Galawin yung bagwa, kaya nag-a-action ka. Ikaw, Divine. Wala niya. Alam mo naman, di ako bumubuking. So, mahilig akong ano. Pero marami akong ano. Yung sobrang crush na crush ko, tapos dinate mo, tapos parang ayoko na. Nang first date. Bakit? Parang mabilis ako ma-turn off. Ah, okay. Kasi yung nahuli ako sa car, na nalaman niyo, biglang dinate ko pala yung guy. Oh my God! Turn off ka na doon. Turn off kagad? Oh my God. Oo, parang nato-turn off. Mabilis ako ma-turn off. Tsaka ito number one, di ba parang even si Blake, nung unang date niya, as in, maldita akong date, ang una kong ginawa, sinama ko lahat ng bakla. Di ba? As in, ilan kayo nun? Parang 15 na bakla. Hindi ka naman siya mahagard. First time na date namin. Pero 15 na bakla yung nakasunod. Di ba? Nangaragin mo talaga. Tapos libre niya pa lahat yun, syempre, di ba? Lalakas ka na niya. Eto, Divine, do you have a rule when it comes to jowa? Na date muna, tas walang sex, matagal, baka months or 2 months, or ite-taste test mo muna bago mo jowain? Ay, hindi. Kasi nga, ano nga eh, kahit ayaw mo? Na,
Hindi, parang kahit na ganito ako na marami ang baklang friends, parang sobrang Maria Clara ko pa rin when it comes to dating. Kaya nandiyo ako mag-gugot, diba? So, hanggat hindi kami, hindi, walang ganun. So, alam mo, wala akong... Ay, hindi, atak agad dapat. Wala ako. Meron mag-claim na nag-drug nila ako before Jowa. That is so not true. Because mabibilang ko. Okay. Diba? Ganun lang yun. That's one thing na, I mean, different for different people, diba? Iba-iba naman yan ang trip. Ako kasi, parang feeling ko pag umabot ako doon, may attachment na ako. So, kailangan jowa ko na. Saka kahit ba kung babae si Mami Di, alam mo talaga may sweet girl. Kaya sa parehas tayo. Hindi, alam nyo kasi ganyan ang rules ng mga taga-Corinthians. Kami mga taga, ano, lahi ng tulay, pakarap kami agad. Oo, buting agad. Pero ang weird kasi, di ba, meron akong parang, hindi naman siya obsession, pero meron akong ideal, parang, ano, way of yung, magde-date muna kayo. Tapos parang romance. Meron akong idea of romance na parang mabagal siya. Mabagal yung place. Kaya nga sabi ko nga, di ba, parang mas pinaka-similar ko sa lahat ng bakla si Jake kasi very tita siya. Diba? Parang hindi ako bumubuking pero I love hearing your stories na bumubuking kayo kasi aliw na aliw ako. Tapos yung mga ganyan, yung from booking tapos naging tobero, tapos naging in-house, di ba? Pwede ko yun. Ang ginagawa ko kasi, ano, sunggab agad, syempre, mag-i-invest na ako, magbabayad na ako ng lapur, ganito, ganyan. Tsupay mo na agad yun, me. Diba? Eh, paano kung hindi ko, ano, kunyari, makunod siya, may pengganap niyo, at least, na-arbat mo siya, kung hindi kayo matuloy, o. O, mag-i-invest. Oy, bakla, wag ka mag-inarte sa akin, na-arbat kita kapon. Diba? Para at least, wala na siya may pagmalaki. Tapos saka walang lugot yung Julia. Hindi siya uwing luhaan. Hindi mo mamapapabudol ang isang Julia Fresh. Yeah. Walang modus dito. Because Julia Fresh is Julia Fresh. Nothing beats with Julia Fresh. But divinely can beat Julia Fresh! Ayun ka bakla. Tama yan. Ayan, si Elvin. Ako naman ikaw. Tawag dito, sa kadalasan mga first date, ina-avail ko na agad. Di ba? O, di ba? Kaya pa siya sabihin. Hindi, kasi, pero may mga kadate ako na, sige, second muna date. Ibigay ngayon, second date na. Kasi di ba, may kasabihan nga nila, sabi nila, pag bibili ka ng kotse, itatry mo muna kung gagana. Kasi pag hindi mo pinday ang kotse, paano mo malalaman kung suit sa'yo yung karo? So pag na-work, parang gets na nila, hindi ba kayo na-attach? Hindi, yun lang yung tanong ko. Siyempre, pag may ginawa na kayo, hindi na-attach. Ako ganyan, meron kasi ano, umaasot si Elvie. Isang box na mopia. Isang box na mopia talaga. Assuming kasi si Elvie. Oo, totoo, ganun agad. Parang ewan ko baka, hindi sa lahat, pero parang kahit si Margaux, sabihin ko, nakita lang si Bakla dito. I mean, pagka alaming first day, tapos alam mong magchichikahan kayo, tapos dumating na kayo dun sa sina, ano, na alam mo na, tapos alam mong swak din kayo, tapos yung pala hindi pala, yung guy pala hindi looking forward for relationship. Casual ano lang. Kasi, tapos ikaw humopia ka na. Parang kasi yun yung entry point ni Elvie eh, pag naghahanap ng ano, parang sexy. Yung talaga. Oo. At saka guy, ang girl, pag nakikita ko si Julia, anong entry point ni Julia? Paki-explain. Shoes. Car. Alam mo ano, LB, para hindi ka umuupo sa lalaki, magpalit ka ng hormones. Palit ka ng hormones. Ano ba dapat? Magpalit ka ng mepanamik. Huwag ka na pinokinol. Kasi nasa hormones yan, kailangan maganda hormones. Eh, tignan mo ako, may pinamik, pero 2 years na, oh. Diba? Oh my God. 2 years na, die, live. Take note, live in, die, hindi ako mohopya.
Grabe, 2 years. Tapos malaki na. Uy, ma'am, na-chika sa akin ni ano yan. Na-chika, na-share sa akin yan ni Julia. Meron kaming chikan minsan yan ng midnight na inaabot kami ng alas 12 ko bakla ng oras na. Nakwento niya sa akin yung kwento nito ni ano, ng jowa niya. Paano sila nag-work? Kasi nagtanong din ako sa kanya na ano bang advice ng para magka-jowa? Yun, super advice. Ay, ha. Just to, of course, to close our show, yun nga, ano bang advice mo ngayon, Divine? So, unahin natin si Divine. Sige. Paano, is this magka-jowa? The perfect time magka-jowa or maghanap ng jowa? Currently also because we're in a pandemic, yung parang, are we, di ba, parang perfect time ba to? As in, paano ba sila makakahanap ng jowa na ngayon na bawal mag-face-to-face keme? Diba? I think, what alam mo, parang for me, Jake, kasi dati nasanay ako na one after the other, na jowa, okay. Ganun talaga ako. But yes. When you stop, kasi ang nangyayari, okay, magjojowa ka, magbe-break kayo, tapos lahat ng lahat ng hinahanap mo, nawala siya, yun yung hahanapin mo sa next. Pero hindi mo pa rin nahanap kung ano ba talaga yung buo mong gusto, dahil parang pinangtatapal mo lang hanggang next, kasi nga wala nang spacing, 'di ba? Sunod-sunod lang. So I think I was able to really realize ano yung gusto ko nung nag-stop ako at nag-focus sa sarili ko. And I think the pandemic is a perfect time for people to do that para malaman niyo ano ba talaga gusto niyo, 'di ba? Mag-focus kayo sa sarili niyo. And then, 35 years, Jake, grabe. Ang late ko nag-asawa, 35. Yes. 'Di ba? Kasi nga I was in a bad routine. But I'm not saying na bad yung mga nakasama ko. I'm saying ako. Oo, hindi, tsaka matagal ako sa kanila. I had the best times with them. Pero we keep on growing apart because nga, mali nga yung hinahanap ko parato, yung wala yung nakaraan. Pero hindi ko hinahanap, ano ba talaga yung kailangan ko, ano ba yung gusto ko, dahil nga, tapal ka lang ng tapal. Yeah. Nung napag-isa ka na, wala kang nire-rebound, walang anything, yes. And then mo na-realize, okay, ganito yung kailangan ko, ito yung non-negotiable ko, ito yung ganyan. And then that's when you start to see na, ano ba talaga yung gusto nyo? Isipin nyo na lang, guys, sa lahat na naging jowa ko, si Blake lang yung walang abs. Come on! Funny siyang tao, kinkoy siya. Never ako nagkaganyan. Yung kinukuha ko parati, yung pa-emo or pa-deep or alam mo yun, yung may mga pa-ganyan, di ba? Na feeling ko matalino, ganyan. Yung ganon, then... You're still funny guy na matalino, pero humor talaga. So then na-realize ko nga, I'm at my happiest pagka tumatawa ko, ng sobrang tawa ko ng tawa. Kaya nga kayong barkada ko, di ba? Tawa lang ako ng tawa. At saka nga, sabi daw nila ha, singit ko lang, ano daw, pag kung ano yung hindi mong hinahanap, yun yung binibigay sa'yo. Tapos minsan, kung ano yung hinahanap, yun yung hindi ibinibigay. I agree with that. Kapag may mga friends akong ganyan na, taray mo, no? Sabi, hinanap mo ba niya? Hindi. Actually, hindi ko nga siya gusto eh. Parang yung sinasabi ni Mami Divine na unexpected thing na si Kuya Blake pala yung ano, yung darating sa kanya. Diba? Nag-end. Hindi siya bet. Alam naman na diba? Hindi siya bet ng una. Oo! Ayaw niya, pero... Diba, presko. Diba parang ganun? May ganun siyang feeling. Presko, tapos parang pa-cool. Pero alam mo, he's trying to impress you. Parang ganun. Pero parang hindi mo ako madadala sa ganyan. Di ba? 35 na to, girl. Tayo ng Cebu together talagang. Ano yung bar na yun? Yung nilagay niya pa dun sa screen. Di ba may mga welcome Becky Nights? Di ba? Welcome Becky Nights. And welcome namin na abutan yun. Hindi namin na abutan yan, ha? Ano talaga siya? Mayabang siya, di ba? He will fly your friends out. Yung ganong type. Ano talaga siya? Magarbo siya. So, parang sa akin, hindi kasi ako na nadadala ng ganun. Nayayabangan ako. Kasi parang competitive akong tao, di ba? Ayoko yung
pinapakita mo sa akin magaling ka dahil teka lang mas magaling ako, parang ganoon. Then I realized I needed someone na medyo ganun pala, na malakas yung personality. Kasi kung hindi, hindi mo ako mapipigilan. So, yeah, you only realize those things when you take, when you stop and think na talagang, okay, eto yung gusto ko, diba? So, yun yung advice ko. So, ngayon na pandemic, focus on yourself. Alamin nyo ano ba talagang gusto nyo para tama yung hinahanap nyo. Perfect yan. Don't rush. Don't rush things and don't ikot the bagwa bit. Ikaw, Julia, ano ba advice mo sa mga naghahanap ng jowa or yung mga ang daming kating-kating na magka-jowa, to be honest. Maalam mo kasi, lagi ko lang sinasabi, hindi man dumating yung tao na para, I mean yung ngayon, hindi man siya dumating, pero meron kasing isang araw, makakabanggat, makakabangga mo yan eh. Okay. Itong dayon to, pero hindi ko naman yun inanap. Correct. Matutok lang yung dito. Sabang tubo dyan. Meron mo ba kayong tirang tubo? Sigasan ko po. Or baka yun yung mga nakapaskil sa mga poste, yung tubero tapos may number. Alam niyo yun. Basta wag lang kayo magmadali kasi umiikot ang mundo, day. So, narating yan. Nakakatok yan sa bahay nyo. May dalang towel, sabon, lotion. Sa ista pala. Ikaw, LV, saan sila ngayon? Of course, you're single. Saan ka naghahanap ng jowa? Saan ang best maghanap ng jowa? Online? Ako, actually, kaya ako nakapungkay. Meron akong Zoom date kanina. Wow! Kaya lang kang Ben! Bakla sa Ibora yan! Hindi totoo! Hindi ka ganon? Hindi totoo! Okay lang naman, LV, hindi ka namin sa church. No, oh, okay na naman, dahil kung nagsasay Bora ka, live-live ka dyan, nagbabayis-bayis ka. Kasi nga, diba, sex is work, ganun. Work is awesome. Work is awesome. Tawag dito, may mga online platform na na date-date apps. Okay. Yan, yung Tinder, Bumble. Okay. So for me, yung ngayon na pandemic, ayan, ganyan. Pero so, kayo, ganyan. Hindi naman ako nakikipag-meet in person. I mean, WhatsApp, chikahan, ganyan. Pero hindi ko kasi para makikipagkita pa pa. Hindi, never. Parehas kami ni Margaux. I mean, like, isang taon. Hindi na nga bakunado. Ang yabang, no? Oy, Luis, tama lang mag-online-online ka, no? Hindi ka pa pala, bakla, anti-rabies ka pa lang, wala ka pa dun sa susunod na ano. Any moment, pag kumahul ako, kinagat ko sila, hindi sila Mami D, ano yan, kanyari, nakipagkita si Luis ngayon, tapos magte-text yan bukas ng Mami, tapos sad face. Alam mo, may nakagat ako. Pero wala naman akong rabies. Kapag nagka-COVID ka pa, ewan ko na lang, papapapalas ka na namin, magpapakita na kami ng pari dyan. O diba, kumato ka bakla? yung bagwa. Hindi, I think, siguro, yun tama yung huwag magmadali. At saka yung sinasabi ni Mami Dina, na maganda mag-isip, lalo na ngayong pandemya, kailangan mas kilalanin mo yung sarili mo muna bago ka maghanap ng jowa. Yun din yung natutunan ko for many years na naging single ako, dapat alam mo yung mas kilala mo yung sarili mo kasi pag hindi yung puso mo puno-puno ng pain sa taas, hindi mo mabibigay yung true love with other, yung next na magiging mamahalin. So, kailangan ganun. Masyado kang seryoso, LB. Hindi. Hindi, ganun lang. As a single, parang feeling ko, anytime ready ako magka-jowa. Kasi ang tagal na rin naman. Diba? Bubulok na to, doctor, may sakot na, bakla. Pero, Rita, Jake, paano kaya ngayon? I mean, syempre, si Julia, hindi na yon. Si LB, hindi naman bakunado. Pero do you think, parang ngayon, lumihingi ba silang vaccination card? Ganon, parang bago magkita? Pero alam mo,
baka ito na, magkaroon. O kaya nakalagay siya. O mas lalo mawawalan ka ng love life kasi hindi ka bakunado. Ay, ina nga, mama, di. Tapos, mama, bilis lang. Meron akong nakitang ano, parang profile ng apam sa Tinder, nakalagay doon, ano, COVID, vaccine. Ano. Oo, may ganun. Hindi, COVID vaccine. May mga ganun, pero, dinadagdag nila sa profile. Sa pouch naman ito. Ito na nga, Divine. Meron kaming isang friend. I don't know if you know him. Na sinabi ni Julia, sabi ko, binibiro namin siya, huy, di ba magpapa-birthday ka? Eh, usually kapag birthday, napapa-dinner yun, nagpapakain sa labas. Sabi ko, binabanatan ko na, huy, magpa-dinner ka naman. Sabi ko, nagki-crave kami ng Thai food, ng libre ka. Tapos bigla nag-DM sa akin tong si Julia, huy, hindi niya lang masabi, ayaw niya makipagkita sa mga tao na hindi vaccinated. Sabi ko, what? Sabi ko, may mga ganong mga tao na ngayon. Makikita sa mga hindi vaccinated. Kasi syempre, fully vaccinated na siya. Si Julia, fully vaccinated. Bagay, oo. So, si Julia, DM siya. Sabi niya, hindi siya nakikipagkita sa hindi fully. Sabi ko, wow na. Hindi ko ma-hurt ako. Na-hurt si Mama Jake. Uy, hindi. Pero maraming, ngayon, in other countries daw, I think yung mga Arab countries, parang iba yung treatment sa hindi bakunado. Like, you can't eat inside the restaurant. So, dun ka sa init. Eh, di ba ang init dun? Yes! So, sa labas ka kakain. Yung ganong level. Diba, bawal pumasok ng certain malls pag hindi ka bakunado. Ganon. So, may ano talaga. Restriction. Mamajit, pero na rin daw ganyan na pinag-aaralan din sa atin na ano. Pero magkakaroon nga daw para ng malaking discrimination. Yung mga restaurants sa atin na yung makakakain lang sa loob yung mga vaccinated. Nakakaloka. Hindi malam, pwedeng mangyari 'yun, ma. Oo, pwede pero kayo nga parang pinag-aaralan pa nila parang ang laking discrimination sa ibang lalo na sa atin na hindi na tayong sariling vaccination. Sa iyo lang kasi kami okay naman kami. Okay kami. Okay kami din. Yabang ko ha. Bakla. Kumo kami din ng damay sa kumo kami din ng damay sa puto. Palabas na lang kami ewan lang namin ikaw. Ang maipapakita ko sa Julia palabas mo sabihin mo sa waiter ilabas pagkatapos sa atin. Ilabas mo sa dito ng din sa terrace. Ang haba na lang ng pag-uusap. Hoy, ikaw, James, last. Bago tayo mag-goodbye, ikaw, ano ang advice? Yeah. Ako kasi, alam mo kasi, I've been hanging out with Sash. You know naman, bestie ko si Sash. And hindi naman siya na frustrate maghanap ng jowa. Pero, nafe-feel ko kasi sa kanya na... How old is Sash again? 35, magka-age kami. So, okay. Ay, 32 25? Lang pala kami, sorry. 32. Ambitious 32. Na. So, ngayon, hindi siya nape-pressure magka-family at the moment. So, parang, hindi ko alam kung pinipressure ko siya na sabi ko, girl, parang kailangan mo na ata magpa-freeze ng eggs and all. So, parang hindi ko alam what's going on with her mind. So, parang, ano siya ngayon na to check on Bumble. Sabi ko, I think magbalik love ka na mag-Tinder. Kasi lahat ng mga Pinoy na nagiging jowa niya, parang hindi nag-work sa kanya. Parang mas hindi siya hindi nasa-satisfy ng, ewan ko, emotionally yung ano niya kapag Pinoy. Parang lagi siyang stress kapag Pinoy. So, pero parang hindi niya nagka-apam, na-stress din siya. Pero... Oo, actually, na-stress din siya nung apam. Kasi gamay, hindi ko alam, pero parang feeling ko, ewan ko, or siguro parang in-encourage ko lang siguro siya na apam na magka-jowa. Pero nahihirapan siya, girl, na maghanap ngayon because of what's going on with the pandemic and everything. Pero ang weird ha, kasi lahat ng na-attract ngayon ni Sash, puro mga bakla. So ngayon, kasi si Sash... Tender? Hindi ko alam kung saan niya nakikita ko on Facebook or nire-refer or nakikilala niya sa office. Ay, sorry, nire-refer. Face, mga office mate niya. So lahat, ini-investigate niya, ini-NBI niya. Tapos nalalaman niya, may jowang bakla. Sabi ko, ba't ganun, dalawa ang nanlalandi sa kanya na Becky pala. Tapos sabi niya, can you check this? Lagi niya baka may sugar lang. Sugar. Mahirap pang panahon. Mga friends ko na pa-main friend nung mga ano nung guys. So sabi ko, pero wait. Si Sash, nagkaroon na ba siya ng long-term jowa? Parang alam mo every time wala siyang jowa. Hindi, ito na yung pinaka longest niya na wala siyang jowa.
This is the longest time na wala siyang jowa. Para siyang tayo, 8 years, 7 years. Ganon. Okay. Pero this is the longest time na wala siyang jowa. So ngayon, so yun nga, anong nakuha mong lesson sa kanya? Well, ang nakuha kong lesson, actually wala pa akong lesson na nakukuha sa kanya. So wala, nagkwento lang po si Jake. Wala talaga siyang advice. Nagkwento lang ako na ang hirap maghanap ng jowa ngayon. Considering of the current situation. Oo. Kasi lahat ng mga possible booking niya, hindi niya ma-meet lahat. Chocolate lahat din. Lahat ng mga possible pwede niyang jowain, lahat namamatay kasi wala, hindi niya ma-meet or hindi niya wala. I don't think it's possible for you, I think, at the moment, to parang flourish a relationship. Or build mo na lang ng muna, mang chika-chika lang online mo. Ganun lang muna. Ganyan ginagawa ko ngayon. Ganun ang ginagawa niya. Tapos nakaka-chika niya online, nadidiscover niya na bakla pala. Pero Pinoy ito, hindi ito mga hindi mga kasam. Hindi siya parang yung Bumble na sinasabi mo. Ngayon siya nagbabumble at saka pinag-open ko siya ng Tinder kasi na-trauma daw siya sa Tinder kasi marami daw gago sa Tinder. Totoo ba yun? Marami daw, tsaka pangit na daw ang Tinder, parang puro mga judge na daw and all. Is it true, LV? Well, kung sa Manila ka, mga latak na lang dito. So, kasi invest, hindi kasi mag-invest ka. Ako naka-Tinder gold ako. Wait, magkano ba Tinder gold? Magkano ba Tinder gold? Parang mayroong, kasi etong pandemya actually, parang ang nangyari, meron silang paandar na pwede kang mag-swipe around globally. So, mag-check-in ka sa kunyari sa Australia or sa London. So, bago ka bumunta doon, naabutan ko yon. Naabutan ko, parang may pasin siguro naisip ng CEO ng Tinder na walang magbabayad ng Tinder Gold this pandemic kasi ang utas lock-in. So, ang ginawa siguro ng CEO ng Tinder is for free. O sige, buksan natin tong globally tong Tinder. For free. For free na. Hindi ka pa rin pala nag-invest. Hindi. Hindi mo, pagka kunyari lang lalabas, kunyari punta kami ng Bali or ng kunyari ng Hong Kong or Singapore. So, doon lang na bago kunyari yung flight, one week. Ay, bayad si bakla, check na tayo. Nag-a-advance ka na. Hey, I'll be there in ganito, chuchu, ganyan. Pero ngayon, ngayon, I don't know kung pa rin sila ngayon. For free pa rin yung nila, yung swipe up nila global. So, ayun. So, ang advice mo, mag-Tinder ka na. Mag-Tinder kayo. Mag-Tinder kayo. Tapos, alamin niyo yung mga ganders na lugar, mga Gold Coast, ganyan, mga London. Yeah. Yun advice ko din sa bestie ko. Kasi alam mo, mag-Tinder ka na. Ang Tinder sa ibang bansa, hindi siya talaga literal na one night stand. I mean, they're looking for a casual date na parang company. Like, for example, nandito ko, tapos parang gusto ko lang ng dinner or wine. It's up to you kung ibibigay mo yung sarili mo. Pero that's yung iba true. Talaga, yung mga kilala ko talaga na, like, yung kilala natin, yung kapatid ni, diba, ni Margaux. Imagine. Okay. Diba? Success story. May mga friend din akong success story na girl. Na nakahanap ng jowa sa Tinder. So, yun. Okay. Laban lang sa apps, yung mga online, kasi yun ang pag-asa ngayon. Hindi ka talaga, walang pag-asa natin, mga bakla. So, mas mahalaga ang Tinder kesa sa bakuna, LB? Vaccine dito sa Mandaluyong, excited din ako kasi talagang yan lang din ang nakita kong solution
sa pandemya na yan eh, vaccine eh. Hindi Tinder, sure ka na. Hindi Tinder. Oh, hindi na. ano yan? Commission mo talaga yan, Day. Una mo nga magpantay rabies, bakla ka. Hindi kita papantay ng bakla hanggat hindi ka nakabaksin. Ganyan ginawa ko kay Julia, no? Ang yaman ni Julia. Grabe, ayan na naman po. Time's up na naman po tayo. Mahaba-haba. Hindi, extend you to. Pagpapalapan yung bakla ni Barry Lewis. Extend you to. Kasi binunok namin din dati. Hindi. I-extend natin to, ma. Thank you, guys. Thank you, ma. For listening for another another hour of our episode. Maraming yeah. Salamat. Thank you, guys. Nyo din po yung aming past episode para umangat-angat naman po tayo. Yeah. Tinder kasi nag-tinder yung mga tao dito. Paangatin nyo pa rin. Kasi mga ma'am. Correct. Maraming salamat sa pakikinig. My name is Jake Galvez. I'm Luis Vecina. I am Julia Fresh Jenner. And I'm Divine Lee Babae Kuwako. We are Becky.